Pero, eto lang yata ang naiba sa lahat. Dahil matindi na ang banat, kakaiba pa ang itsura. Kailangan niya dagitang tiles sa balay niyo kasi niyan. Siya si Auntie Bang It o Auntie B, ang bagong pinagkakatuwaan ng netizens ngayon. Dahil sa nakakatuwang quarantine tips niya sa salitang Ilocano. Manicurean niyo dagita aso niyo, dagita pusa niyo, dagita mula dito ang nagtibalay ti amo niyo. Iba rin naman ang lutong ni Auntie B sa pagbibitaw ng linyahan na talaga namang kinagigiliwan. Mabalik kang ati kinuto kakanakan, ati kinuto kayong hanyong apis-pis kitang dagita kuto or nungan niyo sayo man ang isoblente ulo niyo. Huh? Mabalik kayo mga kikin no record ti mata. Dahil tabugbut ti mata yun, nagimar nga tang kurikura, nagimas. Talagang tanggal stress ang bawat hirit niya. Pero, wag ka. Dahil sa totoong buhay, ang itsura niya, iba. Sa unang pagkakataon, oras na para ipakilala the one and the only, Auntie B. Welcome back sa magandang buhay mga kapamilya at kasama na nga natin ngayon si Auntie B. Ay, si Adok Selga! Hello! Hello po! Gandang buhay po! Gandang buhay, magandang umaga sa iyo. Magandang yes. Madaling araw sa akin dito kasi madaling araw po sa amin dito ngayon. Sa Norway. Yes. Alam mo, ang galing-galing mo talagang magpatawa na patawa mo lahat ng ating mga kapamilya. Sure. Pero ito, Ado, gaano ba kahirap na malayo sa pamilya, lalo na ngayon na nasa Norway ka? Ay, sobrang hirap, ma'am. Grabe. Kasi, parang sila naman yung inspiration ko bakit ako nandito sa Norway, no? Kaya nga ako pumunta dito para sa kanila. Kung hindi naman para sa family ko, hindi naman ako talaga lalayo ng Pilipinas. Hindi po ako aalis ng Pilipinas. Pero sa hirap nga ng buhay, so yun, napilitan ko na lumayo po ng Pilipinas. Pero napapasalamat pa rin pa ako dahil po meron pa tayong technology ngayon. May Facebook, may Messenger, may lahat, Viber, lahat, diba? So anytime pwedeng makontak ang family. So wala, hindi ako nalulungkot. Tsaka once a month din lang naman sila nagpaparamdaman pag may, ano, pag may sahod na. Joker talaga ba si Auntie B? Pero okay ka naman dyan. Actually, ma'am, sa situation ngayon about sa COVID nga, dito po sa town namin, sa mismong lugar ko po, hindi po siya malaking lugar. Ang Norway, maliit lang naman yung population dito, 5 million. Compare sa Philippines po na, di ba, 100 million po tayo, ganun. So, yes. Sobrang laki ng difference. Pero dito po sa Norway, malapit na pong mag 5,000 yung positive ng COVID-19. Yes, ma'am. Tapos yung mga namatay na po, malapit na pong mag 40. 38 po yata yung last na nakita ko. Sa ano po yan? Sa, yes. Basta mag-ingat ka lang, Ado. Ikaw, mag-ingat ka dyan. Yes, ma'am. So, assistant nurse ikaw. Yes. Nag-work po ako sa nursing home dito, ma'am. So dito po sa town po namin mismo, meron na po kaming positive din po ng COVID. So hindi po namin alam kung saan. Pero naka-quarantine man po sila or yung iba po yata nasa hospital. So dire-diretso pa rin po kasi hindi naman po pwedeng walang mag-alaga sa mga alaga po namin. Ang mga alaga ko po, mga ano po, matatanda. May mga demands po sila. So yun po. Okay. So ito, Ado, ano ang gusto mong ibigay na mensahe sa iyong pamilya na nandito ngayon at sa lahat ng mga Pilipino na humaharap sa COVID-19? Ay, Diyos ko, sabi ko nga, sa kagaya ng mga videos na ginagawa ko, ang daming pwedeng pagkabalhan. Huwag pwedeng malungkot. Kasi, madami pwedeng gawin tayo mga Pilipino, masyado tayong maliligot ang isip, totoo ganyan. Yan. Kaya madaming pwedeng ganyan. Sabi ko sa family ko naman, sabi ko nga sa kanila, importante pa rin yung social disgusting. Distancing pala. Kaya sabi ko kahit maliit yung bahay namin, kahit second floor lang yon kasi wala naman kaming first floor, no? Iwalay talaga sila. Kaya, alam mo,
Ado, sobrang ang dami mong na-inspire. Pagpatuloy mo yan, ha? Kasi talaga, yes, napakasarap talaga na nagbibigay tayo ng saya sa ibang tao, Ado. Maraming yes, maraming salamat sa iyo, Ado. Yes, maraming salamat. We're proud of you, Ado. Thank Selga. You. Yes, thank we're you very proud of you at mag-ingat ka dyan, okay? Yes, ma'am. Para makausap ka yes, at makausap. Oo, at syempre, isa ka rin frontliner, kaya mabuhay ka, Ado. God yes, mabuhay po lahat ng mga frontliners. Dapat po palakasin natin yung mga loob ng mga frontliners po natin. Huwag po natin silang kadirian, kagaya po ng mga ilang nababasa ko po dito sa ano sa news, ganyan. So dapat po palakasin po natin yung mga loob nila natin, kasi kami po para po kaming nasa digmaan, na para po kami yung sundalo, di ba? So kailangan dapat ipag-pray po natin lahat ng mga frontliners, hindi lang po mga nurses, mga doctors at mga lahat po ng mga tumutulong sa akin. Ito po sa yes.